impyerno. Isa lang ang sinabi ni Jesus, magmumula sa libingan. See? At pagkatapos, ay bakit mula sa libingan, ay patay pa eh. Kailan mabubuhay? Sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Job, hanggang sa mawala ang langit at lupa, hindi magsisibango ng mga patay. Hanggang sa dumating ang pagbabago. Sa mga tuwid, kasinungalingan yung sabi mo na may purgatorio. Hindi totoo yan. Mamaya, lalo kung patutunayan sa iyo, mamaya kaunti lang ay susunod natin dito. Kung ganon, hindi totoong yung mga patay magagaling sa purgatorio. Hindi totoo na walang may purgatorio. Maging si Rizal, sinabi yan, na si Moises, si Kristo hindi nangaral kailanman ang purgatorio. Ha? Talagang napatunayan din Rizal yan na walang purgatorio. Kaya pinatay si Rizal eh. Dahil nga sa pagpuna niya ng mga maling panluloko ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Si Rizal hindi kriminal, wala siyang pinatay, hindi nagnakaw, hindi nang hold up. Pero bakit siya pinatay? Pinuna niya yan. Walang purgatorio. Yung mga sinisingil sa patay, nasabi mo walang sinisingil sa patay, sinungaling ka. Lahat ng Katoliko, baka batukan ka, Mr. Talibong. Baka maglakad ka sa kalsada, batukan ka. Kaya siguro, hindi ko na makita yung ano yung punto por puntos mo eh. Baka pinaalis ka na ng mga Depensor Katoliko kasi yun ngang paghahayag mo na kasinungalingan na pinagpaparatangan mo si kapatid na Manalo 666. Ngayon, nahayag yung kasinungalingan mo, yung mga kalukuhan ninyo. Kaya hindi ka na makasagot. Di lalo na ngayon. Kaya walang purgatorio talaga. Kung ganon, ang sabi ng iba, kaluluan niya yon, pero yan niya yung katawan, nandiyan pa. Hindi totoo yon. Ito po, ah. Nasaan ba yung kaluluwa ng tao? Ah, ito, pakinggan niyo, ah. Oh. Hindi po yan turo ni kapatid, hindi po yan na mula kay kapatid na Manalo. Yan po mula sa Biblia yan. Ayan, oh. Sa Awit 119, verse 25. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok, buhayin mo ako. Ayon sa iyong salita. Ayan o. Sabi ni David, ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Ayan. Nasa langit ba yung kaluluwa? Hindi. Nakadikit sa alabok. Kaya sabi ni David, buhayin mo ako. Ang kaluluwa ko'y nakadikit sa alabok. Wala sa langit. Nakita mo ba? Kaya, ako'y naaawa at minsan nahahabag ako, kuminsan natatawa ako sa mga, maski sa mga kamag-anak ko, naririnig ko yan na happy birthday anya sa tatay ko, sa nanay ko, nasa langit na sila. Happy birthday anya sa inyo. Pagka may namatayan, ay magsasama na anya kayo ni lola mo, ng tatay. Magsasama na kayo sa langit. Kahawa-awa po yung mga Katoliko. Bakit ganun ang paniniwala nila? Mga ignorante sa Biblia yon. Tinuruan ninyo ng mali, ng kasinungalingan. Ang Iglesia Katoliko ang dapat sisihin dyan. Tinuruan, not itinalikod sa tunay na aral. Walang kaluluwa sa langit. Kaya, kayo po, masking yung mga kamag-anak ko, hindi totoo yung paniniwala ninyo na yung patay natin nasa langit na. Wala po. Si inay wala sa langit. Wala sa langit. Punta nyo sa simenteryo si inay. O kaya nyo, nandun. At huwag nyo nang ipamisa. Huwag nyo nang ibayad pa na 1,500 pa para mapunta sa langit yun. Hindi totoo yun. Kalukuhan yun. Wala talagang purgatorio. Ano, ngayon, mga kaibigan, Mr. Talibong, anong katunayan na talagang wala talagang purgatorio, yan ay panluloko. Ano, Mr. Talibong? Ito po. Ito po ay sulat o aklat ng isang naging pare. Ah, pakinggan mo maigi, ah. Sa aklat ng I was, I pressed. Pakinggan mo, ah. Sandali lang. Dito po sa aking record. Ito. I pressed. Ito'y by Lucien Vinet. Copyrighted by Vinet, Canada in 1949 and published in Australia. Ito po ang sabi niya, ha?
mga kaibigan. Ha? Pakinggan ninyo, ito po si Losin Bennett. Ito'y isang pagtatapat ng isang pare. Ito si Losin Bennett ng Iglesia Katolika. Pagkatapos siyang magsiyasat, ang Iglesia Katolika ay kanyang iniwan ang nasabing iglesia at nagpahayag ng maraming bagay tungkol dito. Ito pala dating pare. Nung malaman, nagsiyasat siya na hindi totoo yung mga tinuturo ng Katoliko, ay umalis siya. At isa po yan sa natuklasan niya, yung purgatorio, na hindi totoo yan. Ito po ang sabi niya tungkol sa purgatorio, mga kaibigan. Mr. Talibong, ito po ah. Losin Bennett, I was a priest. Ito po, pakinggan mo. Dito po sa pahina, para ma... Pahina 44, pakinggan mo. Page 44, English muna. We expressed know very well that mass and purgatory are inventions that are exceedingly profitable. But do not ask a priest who is still in the bondage to Rome to explain to you what mass really is in how it has come into being. He cannot answer you in sincerity. Sa Tagalog, kaming mga dating pare ang lubhang nakakaalam na ang misa at ang purgatorio ay mga imbensyon na lubhang pagkakakitaan, subalit huwag mong tanungin ang isang pare sa kasalukuyan pang natatali sa Roma upang magpaliwanag sa iyo kung anong talaga ang misa at kung papaano lumitaw ito. Hindi ka masasagot ng may katapatan. Ayan mga kaibigan. Ano raw ang misa? Invention. Inimbento ng Iglesia Katolika kasama ang purgatorio. Ito pa. At pakinggan mo. Ito. Ano pa ang purgatorio? Sabi ng paring ito. Ito. Sa pahina 44. 44 po. Ito. 44, 43 to 44. Purgatory had been invented by Rome in AD 593, but it remained a very unpopular doctrine for many centuries. When mass came into being, however, these two innovations of the Roman Church become inseparably connected with each other. The question came up in Roman circles. Can mass of an alleged infinite spiritual value deliver the souls of in purgatory? The Pope soon accepted this new idea and the mass imposture in connection with purgatory was born. Today, our readers know what a financial success the marriage of mass in purgatory has been. There is not a single product in the world today that has been more successful financially than these two religious doctrines, mass and purgatory. Purgatory, like mass, has no foundation in Holy Scriptures. Christ and the first Christians never talk about it and never know of its supposed existence. It would be easier to demonstrate from the words of Christ that angels in heaven actually have feathered wings than to prove the existence of a place called purgatory. When Rome proclaims new doctrines which the Bible cannot support, these new doctrines are invariably clothed in most obscure mysteries. But the faithful are told to submit because Rome has spoken. Sa Tagalog po, ang purgatorio ay inimbento ng Roma noong 593 taon ng Panginoon. Subalit ito ay nanatiling hindi kilalang doktrina sa loob ng maraming siglo. Gayunman ang aklat, gayunman nang ang misa ay lumitaw, ang dalawang pagbabagong ito ng Iglesia Romana ay nagkaroon ng hindi mapaghihiwalay na kaugnayan sa isa't isa.
ang katanungan ay bumangon sa mga kapulungang Romano. Ang misa kaya na ipinalalagay na taglay ang walang hanggang kapakinabangan ukol sa espiritu ay makapaghahango ng mga kaluluwa sa purgatorio. Hindi matagal tinanggap ng Papa ang bagong kaisipang ito at ang panlilinlang tungkol sa misa kaugnay ng purgatorio ay lumitaw. Nalalaman ngayon ng ating mga mambabasa kung gaano ang pagkakamal ng salapi sa pag-uugnay ng misa at purgatorio. Wala kahit isang produkto sa daigdig ngayon na naging higit na nasasalapian kaysa dalawang doktrinang ito ng relihiyon, ang misa at purgatorio. Ang purgatorio tulad ng misa ay walang saligan sa banal na kasulatan. Hindi kailanman binanggit ito ni Kristo at ng unang Kristiyano at hindi kailanman nalaman ang ipinalalagay ng pagkakaroon nito. Higit na madaling ipakita mula sa mga salita ni Kristo na ang mga anghel sa langit ay tunay na may pakpak kaysa patunayan ang pagkakaroon sa isang dako ng tinatawag na purgatorio. Kapag ang Roma ay nagpahayag ng mga bagong doktrina na hindi mapapatunayan ng Biblia, ang mga bagong doktrina ito ay walang salang nabibihisan ng pinakamalabong mga misteryo. Subalit ang nasa mananampalataya ay pinagsabihang sumunod sapagkat nakapaghahayag na ang Roma. Ayan, Mr. Talibong, mga kaibigan, mga Katoliko. Anong sabi? Yung anghel raw mula sa bibig ni Kristo, madaling patunayan na may pakpak ang anghel. Kaysa purgatorio, mahirap patunayan, hindi talaga mapapatunayan. Wala anyang produkto sa ibabaw ng mundo na pagpinagkakakitaan ng salapi na higit pa sa misa at purgatorio. Pinagsama na yan eh. Pinagsama na na talagang ang purgatorio sa kamisa, wala sa Biblia yan. Hindi nyo mababasa yan eh, kundi inimbento lamang ng Iglesia Katolika noong taong 593, Anno Domini. Yan. Inimbento lang yan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala talaga yan. Kaya itong sinasabi ni Talibong, na kaya ito si Talibong, hindi makakabasa ng Biblia ito eh. Kahit sinong dipinsor Katoliko. Sige, pasinungalingan nyo yan yung sabi niya ni Losin Bennett. Naging pare yan ha. Hindi yan paninira, hindi yan salita ni kapatid na Manalo, hindi yan salita ko, unang minister sa Iglesia. Kundi mula yan kay isang pare na si Losin Bennett na umalis dyan dahil nga dito sa kanyang natuklasan nung siya'y magsiyasat sa Katoliko na bilang pare siya, sinyasat na talaga ang mga aral. Isa nang natuklasan niya, yung purgatorio. Nakita nyo ba? Sabi nga ni Losin Bennett, ay huwag niyong itanong sa pare yan sapagkat hindi yan makakasagot hindi makakasagot ng matino ang mga pare niyan sapagkat natatalian yan sa ng Roma. Nakita mo ba, Mr. Talibong? At saka, alam mo, maraming sinabi ang pare tungkol yan, pero habang masyado. Pero palagay ko, maliwanag na yan, mga kaibigan, ano? Mga dipinsor Katoliko, ano? Yan ngayon ang dapat yung tanggapin na talagang hindi totoo. Huwag na kayong mga tuwiran. Pagsisihan nyo na yung mga pagsisinungaling nyo. Ayan, malinaw po yan eh. Kayo po hinihikayat ko nang magsisi kayo. Suriin nyo ang Iglesia ni Kristo. Sundin natin yung payo ni Rizal na lininging magaling na mabuti yung relihiyong itinuturo sa atin. Na walang dibiging kilos na di may hinging upa. See? Kaya itong si Talibong, hindi makakabasa ng Biblia unang-una. Hindi ito nakakaunawa sa Biblia. Hindi alam nito ang Biblia. Yung mga pare, yung mga dipinsunan, walang alam sa Biblia yan. Huwag kayong magdaramdam sa akin. O kayong mga kamag-anak ko, kayong mga kaibigan ko, kayong mga Katoliko, maniwala kayo sa akin. Walang alam sa Biblia yung mga pare.
Kita nyo yung aral na yan. Wala sa Biblia yan eh. Pero, pipilitan pa. Biro mo sabi pa ni, ano pang sabi ni Mr. Talibong? Eh, pasalamat pa raw nga eh. Ang mga Katoliko o yung mga pinababayaan na raw yung mga patay. Eh, samantala daw ang mga pari sa misa, lagi raw idinadasal yung mga patay. Kaya, eh, dapat raw pasalamat. Eh, biro mo, may utang na lupa. May utang na lupa. Okay. May utang na lupa tayo kita libong. Maniwala kayo. Talaga na ano, Mr. Talibong eh. Ayan oh. Ayan, binabasa ko na talaga sa iyo ang Biblia. Yan ang katunayan. Kasi alam mo, naisipan ko, talagang kailangan talaga basahin ko sa Biblia. Ano, kasi kung sa mga kapatid madali naintindihan na yan eh. Eh sa mga Katoliko, sa mga naloko nyo, o sa iyo mismo, sa inyo mismo mga Depensor Katoliko, kinakailangan patunayan sa inyo ng Iglesia ni Cristo, ng mga ministro namin na nasa Biblia lahat ang aral namin. Ako po hindi ministro, ah, pero alam ko yan kasi yan po ang mga dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Puro talaga kasinungalingan ng aral. Palibasa Antikristo yan. Ngayon, dahil sa totoong wala naman purgatorio, ay anong ipagpapasalamat sa iyo, ah, Mr. Talibong? Anong ipagpapasalamat sa iyo? Ay, panluloko yung turo mo. Ha? Yung aral nyo hindi totoo. Sige, patunayan mo nga may purgatorio. Sabihin mo yung pagtatapat ni Losin Bennett na naging pari sa Iglesia Katolika, hindi totoo yun. Mismo, pari ito sa doon sa Roma. Sinyasat na talaga. Pumunta ito sa loob-loob na talaga ng Vatikano. Alam niya. Talagang sinyasat na, talagang invento lamang yan. At yun ang niyang pagsasama ng misa at saka purgatorio ay wala niyang produkto sa ibabaw ng mundo na pagkakasalapian kaysa dalawang produktong yan na, na ginawa o inimbento ng Iglesia Katolika. Napakaganda nung sinabi ng pare. Madali ang niyang patunayan natin sa, mula sa bibig ni Kristo na anghel sa langit ay may pakpak. Mapapatunayan raw na may pakpak. Kaysa raw sa purgatorio, hindi yan kayang patunayan na napakalabo raw. See, kita mo na Mr. Talibong. Ngayon, assuming, alimbawa nga, alimbawa na nga, para naman masiyahan ka, alimbawa na nga, eh may purgatorio na. Alimbawa nga, nasa langit yung mga ibang pinananalangin nyo, eh magkikinabang kaya yun. Ha? Sabagay, wala na ngang purgatorio, pero alright, walang purgatorio, pero nasa langit na. Ay magkikinabang kaya ang patay kung sakali idasal mo. Sabi mo nga, idinadasal eh. Ay magkikinabang kaya sa mga bayad sa pamisa sa pare. Ay tuwing Nobyembre pupunta sa simenteryo, 500 per head. At hindi lamang yan, maraming nagkikinabang, nagsasamantala dyan na kahawak rosaryo doon, eh, bayaran mo per head 500 o di kaya yun mismong mga nagdadasal doon. Ah, pinagkakakitaan ng pera yan eh. Pinagkakasalapian at puro pakunwaring salita, pakunwari sa Diyos. Pero pagkasalapian yan, eto, magkikinabang kaya yung kaluluwa, alimbawa na nga, tanggapin natin sandaling nasa langit, magkikinabang kaya yon? Eto po, Mr. Talibong, tingnan natin, ah, eto. O yan o. Sa Ecclesiastes, ah, Ecclesiastes 9:5 at 6. Ito, pakinggan ninyo, mga Bisaya, mga kaibigan kong Katoliko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko. Ito po, pakinggan ninyo, babasahin ko sa Ecclesiastes 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala na ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ayan mga kaibigan. Uulitin ko yung bahaging yun ha.
wala man silang anumang bahagi pa na magpakailan.